Felix Alvarado continues to pressure Randy Petalcorin, and napapalaban ng boxing si Petalcorin. Tapos Alvarado continuing to pressure. Wow, Felix is just relentless. Unang-una sa lahat, hindi po to replay video. Kung replay video ang hanap mo, dun sa ESPN5, okay, search mo na lang Felix Alvarado versus Randy Petalcorin. Yung pong laban na yun ay nangyari noong October 29, 2018. Nandito tayo para balikan kung ano ba yung nangyari at yung reaction ng Sandman team at ng mga Filipino crowds after that fight. Talaga naman kasi nakakalungkot. At Randy Petalcorin fell short in his campaign for the IBF World Light Flyweight title. Inuwi po yan ni Felix Alvarado. Ang pangalan ko ay Pau Salud from Paucast Sports, at pag-usapan natin to. Anyway, si Randy Petalcorin po, kaya po natin ito yung nilabas uli, ay may laban na. At babalik na po siya June 9, 2019, Sandman Promotion sa Novaliche sa TV5. Kasama niya pong lalaban doon si Carl James Martin, Jason Mama, and Dave Apolinario. Mga magagandang laban po yan. Apat po ang maglalaban sa June 9 nga po uli. Pero ito po, pag-uusapan po natin ulit yung laban niya kay Felix Alvarado. Ito pong si Felix Alvarado from Nicaraguan. Napakalupit talaga nung panahon na yun. Talagang siya ay sumusugod lang ng sumusugod, at hindi talaga pinahihinga itong si Randy Petalcorin. At kumakailan nga lang ay lumaban itong si Felix Alvarado. Lumaban siya at kanyang ipinagtanggol ang belt na napanalunan niya. At mukhang panalo naman siya against Reisha Kunishi sa Japan. At mukhang maganda ang future nitong Felix Alvarado. 35-2-0. Dalawa pa lang po ang talo niya at matagal na siya hindi natatalo. Samantalang ito si Randy Petalcorin, babalik pa lamang po at magkakaroon po siya ng, I would consider this, just to be honest and straight with you, a tuna fight and a build up fight para naman ma-build yung confidence ulit ni Randy Petalcorin. Ito po ang kalaban niya ay si Wurao Wa Chai Bunjan. Hindi ko masyado mabanggit yung pangalan, pero ito po ay taga Thailand. At ang masasabi ko lang, syempre pabor dito si Randy Petalcorin, kasi ang kalaban niya ay 14 wins, 21 loss and 1 draw. Pero syempre, ingat pa rin, kasi lahat ng lumalaban sa taas ng lona, basta nagtitraining, may pag-asa. Yan ang sabi mismo ng promoter ng Sandman Promotion na si JC Mananquil. Ito mong kalaban niya, sunod-sunod na medyo ang pagkatalo, pero ito naman ay sinusubukan lang natin kung kumusta na ba ang injury ni Randy Petalcorin at kumusta na ba siya as a fighter. Anyway, abangan po natin yan sa June 9, 2019, Novaliches. At suportahan po natin si Randy Petalcorin at yung ibang Filipino na rin nalalaban. At kayo, sa tingin nyo ba itong si Randy Petalcorin, kayang bumalik? Kaya pa ba niya bumalik? Ito si Randy, 27 years old lang. Sabihin nyo sa akin, comment kayo below. And ang prediction ko, of course, mananalo si Randy Petalcorin dito via knockout. I am 99% sure na mananalo siya. Anyway, thank you very much to everyone that's listening. If you haven't subscribed, sana mag-subscribe ka para lagi mong nakikita yung mga bagong video natin. And itong papakita natin sa bandang huli ay ang reaksyon ng mga tao pagkatapos matalo si Randy Petalcorin, para ma-inspired naman yung mga tao na manonood. Look on the crowd. Just a crowd reaction. Randy Petalcorin just got knocked out. And the crowd are definitely sad. Looking at the crowd reaction here at the Midas Hotel and Casino.
And Randy is still being looked at. Randy looks okay. Next time, brother, you did your best. Waving to the crowd. Randy fell short in his campaign for the belt. But nothing to be ashamed of. Okay lang yan, sir. Pawi tayo next time. Ladies and gentlemen, after 2 minutes and 4 seconds of the seventh round, we have a winner by technical knockout and the new IBF World Light Flyweight Champion, Felix El Gemelo Alvarado! Requesting to play the music of Felix Alvarado. Step up your game and subscribe to Powercast Sports now. Powercast Sports.